Ito yung sinasabi natin, kung wala ho kayong malapitan na, kayo po itinuturo-turo at pinagpapasapasahan na lamang ng mga ahensya ng pamahalaan, meron na po kayong lalapitan. Ito po yung sinasabi namin noon pa ng ACCIS. Kami po ang inyong sandigan, kami po ang inyong sandalan. Kung wala kang koneksyon, kami ang connect mo. Kami ang padrino nyo, okay? Ito po eh, nilapit po sa amin halos 40 taong nagtrabaho sa pamahalaan ng isang ginang sa Philippine Postal Corporation of PhilPost. Pero matapos po itong namatay sa breast cancer, wala pong nakuha ang kanyang pamilya ni Singkong Duling. Nabaon daw sa utang ang ginang dahil hindi nagre-remit ang ahensya nito, ang PhilPost sa GSIS. Kahit tuloy naman ang pagkakalta sa kanyang sweldo buwan-buwan. Narito po ang aming report. Isang taon na lamang magre-retiro na sana ang 59 anyos na si Nanay Arnalyn Villanueva matapos ang 38 taong pagtatrabaho sa Philippine Postal Corporation o PhilPost. Pero hindi na siya umabot sa kanyang retirement matapos masawi sa breast cancer nitong Abril lamang na nakaraang taon. Doble dagok pa sa pamilya dahil wala silang natanggap na kahit anong benepisyo. Wala pa po. Ginawa po nila akong awawa, yung pinabalik-balik po nila akong. Lalo po yung post office na yun. Matagal yung nagservisyo ng nanay ko sa kanila, sir. Kanda utang-utang ako, sir. Para lang mag-survive yung nanay ko. Ang problema pa, natuklasan niya na baon sa utang ang kanyang ina dahil sa lumobong interes sa kanyang salary loan sa GSIS. Hindi ko po makuha kasi nga daw po may utang po yung nanay ko naman. Nag-iisa na lang ako sa buhay tapos lalabas pa po na may utang na 309,000. Paliwanag ng PhilPost, pinagbasihan lamang nila ang desisyon ng GSIS kaya hindi na ibigay ang benepisyo ng empleyado. Yung nanay niya merong unsettled account na mga 500 plus thousand. To be exact, 529,000 plus may ano. So meron siyang survivorship benefits. So if we deduct that survivorship benefit to his unsettled account, to her unsettled account, eh mangyayari po, magkakaroon pa siya ng balance na 300 plus thousand. Paliwanag naman ang GSIS. Meron ho siyang salary loan na hindi nabayaran. Lumalabas po na hindi siya binawasan. So lumaki po yung loan niya, nag-interest, umabot ng 500 plus. Pero ibinunyag ng ahensya na ang PhilPost ang may problema dahil dapat daw otomatikong kinakaltas nito sa sweldo ng empleyado ang lahat ng loan sa GSIS. Kasi hindi siya kinaltasan sa kanyang monthly salary nito. Nagpapadala kami ng collection notice every time na nag-loan yung member. So ang agency nila nagdi-deduct. So the problem siguro sa agency kung ano yung naging problema nila kung bakit hindi binawasan. Pero ayon naman sa anak, kompleto siya ng mga payslip na nagpapatunay na kinakaltasan ang nanay niya kada sweldo. Agad namin ibinalik ang problema sa PhilPost na nangako namang agarang investigasyon. Paano hindi nadidekan yun? Eh dapat nun diretso yun. Kung sa umutang ka, didak yun. Kasi may obligasyon kang ididak. Hindi imposible yun. Na dinidak na hindi pa nirimit. Pwede kang kasuhan eh. Kapwa namang iginiit ng dalawang ehensya na nangyari ang posibleng pagkakamali, halos 20 taon na ang nakalipas noong hindi pa maayos at wala pang computerized system ang pamahalaan. To put an end on this, gusto ko dito ma-resolve kasi naawa rin ako doon sa pamilya nito ni Ma'am Villanueva kasi siguro merong hawak na mga payslips. Maybe reconciliation can ano. Pero kung yan may mapatunayan, sir, na nagbabayad talaga, ay mare-reconcile naman ang record niyan, sir. Magandang umaga po, Sir Don Melgarejo.
Opo, magandang umaga din po. Sir, nagtanong-tanong po ako sa GSIS, meron silang tinatawag na condonation. Ibig sabihin, sir, pagpatay na yung empleyado, matik na, burado na rin yung kanyang utang. Tama po, sir? Yes, sir. Meron pong, kung ganun po, meron policy ang ganun ang GSIS. Okay po yun, sir. Covered na po ng insurance or whatever po na pag namatay po, considered as automatic paid na po yung kanyang pagkakautang. Pero ang pinagkakataka ko, sir, sinasabi nyo, kinakaltasan naman po siya, sir. May payslip po kaming nakuna, nakakuha kami ng kopya. Pero ang dami po siya mga deduction, kung ano-ano mga deduction niya ho doon. Over the years, sabi ng GSIS, hindi nakakarating sa kanila. So, problema ho, dyan ho siguro sa inyo ang nagiging problema, sir, doon. Pag may mga deduction po, lahat po dapat yan makarating sa GSIS. Ang pera or kinaltas po sa payroll ng isang empleyado, meron po kaming legal na obligasyon to transmit it or remit it to GSIS. Bakit po hindi nakarating ang tanong? Meron ho eh, may hawak po kami, may mga Xerox copy kami ng deductions po niya. Ang tanong kayo dito, hindi ho, hindi wala raw ho natatanggap. So may problema along the line, maaaring nire-remit nyo si GSIS naman, yung tao doon, hindi naman ipinapasok sa records nila. So something is wrong here, Sir Don, di ba? Kasi dalawang beses na po ako na interview tungkol po kay Ma'am Villanueva. Medyo nakita ko rin po yung document po. Which is, hindi ko lang po alam kung complete po yun or not. But 20 years ago na po itong ano po ni Ma'am Villanueva. And kami po kasi, sir, nagre-remit po kami. Kumakaltas po kami sa payroll. Nire-remit po namin sa GSIS based on the billing po. Galing po sa GSIS. Ngayon po, sir, ito po kasi, sir, ang alam ko po kay Ma'am Villanueva, sir, 20 years ago po ito, sir. Ano pa po ito, sir, yung manual pa po. Hindi pa po yung ngayon, 2015 po ata, nagsimula na mag-automate. Ito po talagang 1999 at I think 1999, 2000 okay. Or 2001 po. Yung ano po na to, utang ni Ma'am Villanueva. Po, pwede ho ba? Hinihingi lang naman ng bata, ng anak, yung what is due to her mom. Namatay po siya, nagsilbi sa gobyerno. Yes, ang yes, gusto sir. Niya lang po, mabayaran siya na kung anong meron ho, benepisyo ang kanyang ina, na huwag namang i-hold sana. Opo, pinakwenta na po namin. Okay. Pinakompute na po namin kung magkano po makukuha niyang terminal leave benefit. Okay. O terminal leave pay po yun. Uh-huh. Umabot po ata ng 150,000 plus. Tapos, ibabawas po pa doon yung 40,000 kasi may utang din po siya sa PMPC. Postal Multipurpose Cooperative. Dito rin po yan sa in-house. Okay. Ibibigay niyo ba ibibigay, sir, yung kanyang 140? Sir, ibibigay po yun, sir. Ay, okay. Kasi yun po talaga sa kanya yun, sir. Ay, salamat sa Diyos. Hinihintay lang po namin, sir. Oh. Kasi may memo rin po, sir, galing sa GSIS. Eh, kakausapin ko ang GSIS, sir. Kakausapin ko ngayon, okay? Para padalan ka na sulat yan at maibigay na what is due to her family. Nasa linya rin si Sir Leo Panaliga ng supervisor ng frontline unit ng GSIS. Magandang umaga po, Sir Leo Panaligan, sir. Ay, Sir Erwin, magandang umaga po. Sir Leo, paano itong kaso ni Ma'am Villanueva? Ito kinakaltasan naman pala siya. May mga payslip siya. Yung problema, mukhang hindi nakakarating sa inyo. Ang tanong dito, kasi may mga kilala ako na dating GSIS na mga employees ho dyan, sinasabi nila, pag namatay na raw, may tinatawag na condonation. Is this correct, Sir Leo? Nagkakaroon po tayo ng ganong condonation kung wala pong arrears yung utang. Nasa tama yung pagbabayad, hindi lumalagpas ng at least anim na kulang na bayad po pagkakautang. Pero kung ito po ay hindi nababayaran matagal, ay hindi po nag-a-apply doon yung condonation. Nakita ko yung papel. Nakita niyo ba yung papel na kinakaltasan po siya? So, deduction, GSIS, education, etc., etc. Ang dami yung deduction, sir. So, ibig sabihin, nagbabayad siya, hindi niyo lang natatanggap. Hindi niya na ho kasalanan ho yun, Sir Leo, di ho ba? Maaaring yan po ay nabawas nga dun sa sweldo ng ating miyembro. Ay mangyari lang po na hindi naman nai-remit sa amin ng kanilang opisina. Paano ho ito ngayon, sir? Habang nagtuturoan ho kayo ni Philpo. So, for the meantime, nga, itong aabuti. Willing naman ang Philpo ibigay yung 110,000 yata na benepisyo. Pero meron daw kayong memo na i-hold muna yan. Ipapano na lamang ho ito, sir, yung pamilya nung namatay? Kung mabibigyan ho kami ng copy nung payslip ng member, okay. Sa katunayan ibinawasan siya, uh-huh. Yun po yung maaaring i-submit sa amin para i-confirm po namin sa Philippine Postal kung ano po nangyari doon.
yun at okay. Bakit hindi nakakarating sa amin. Masasamahan ho namin siya sa inyong tanggapan yung anak dahil kompleto po, napakakapal po ng payslip ng kanyang ina na pumanaw para matapos na ho tayo at mabigay na po what is due to her family. Ano po, Sir Leo? Tulungan yes, na lang ho natin, sir. Tulungan na kasi, sir. Alam mo, isang araw tayo po ay mamamatay din. Baka matulad sa tayo sa kanila, ay kawawa naman yung maiwan natin. Di ho ba? Mas maganda, tulungan yes, na lang natin. Napadala dito yung mga dokumento. Sige po. At ipa-evaluate po namin dito sa aming team na in charge po sa reconciliation. Opo. At magkakoordinate po sila sa Philippine Post. Sige po. Sasamahan namin po bukas na bukas din yung anak po ni Ma'am Villanueva. Salamat po, Sir Leo Panaligan. Thank you po. Okay, Sir Erwin. Maraming salamat din.